Hello mga kamami! Ngayon po, tuturuan po kayo kung paano mag-online appointment ng NBI. Kasi usually po lahat na ng government agencies na kailangan natin pag nag-apply tayo ay puro online na po sinang lahat. Ako, even PhilHealth po, online appointment. Tapos na nga kayo pupunta doon sa date na in-appointment ninyo sa kanila. Pero ang NBI po ay, halimbawa yung appointment nyo siya ngayon on the day ng, halimbawa ay May 30. Tapos ngayon kayo nag-file. Ngayon nyo rin po siya babayaran sa Bayad Center or GCash or sa 7-Eleven. Kasi pag hindi nyo po yung binayaran ngayon, ang mangyayari po ay mawawala sa inyo yung appointment date ninyo mapupunta sa iba. Po. So, tuturuan ko na po kayo kung paano gagawin. Ayan po, dito po tayo ngayon sa clearance.nbi.gov.ph. So, ang gagawin po natin ay agree, close, ayan po, notice by given clearance application. Who are first time applicant? Ang first time applicant po ay walang bayad. Ang may bayad lang po ay yung renewal. At saka, oo po, yung renewal. Pero first timer na mag-apply for NBI ay wala pong bayad. Tapos close po natin yan. Pag may existing na po na number or NBI clearance, check po yung yes. Tapos pag wala pa naman po, ay ito. Pero pag first time job seeker, i-click po natin to, no? Kasi yun po ay walang bayad para sa kanila. Tapos, tuloy lang po natin. Bawa, no, wala po kayong NBI. Ganon. Yan. Bilapan lang po natin itong lahat. Single. Ayan, June 1. Example lang po ito, ha? Example lang. Make sure po na ang ilalagay niyong email ay yung active na email. At saka active po rin ito. Ang inyong cellphone number ay active din. Dahil may ipapadala po silang code na kakailangan ninyo po mamaya. Para matuloy-tuloy ang ating NBI clearance. Agree lang po. Then, I am not a robot. Sign up. Yan. Ito po yung sinasabi ko na dapat active yung cellphone number at Gmail. Para po makuha natin yung password na binibigay nila. Ayan po, pagkatapos ng first step, kailangan po nating fill upan ito lahat. Ito na po yung lalabas pagka-login po natin. Yan po lalabas lahat ng information dyan. Kailangan nyo pong fill upan. Lahat po buo dapat. Tapos ang lalabas na po dyan, pag sinend in po nyo, ayan. Yan na po siya. I-scan nyo po kasi dapat tama po siyang lahat. Ay, sorry po. Tama po lahat ang information para pagdating nyo po doon, hindi kayo magkakaproblema sa pangalan nyo, pilyedo nyo, or kahit isang letra man sa inyong pangalan ay dapat tama. Dapat po ay kapareho nung ibibigay, ipipresent nyo sa kanilang, it's either PSA or ID, valid ID po. Hindi po pwede yung ID lang na kung ano man. Dapat po ay valid ID or PSA. Tapos, submit nyo lang po siyang ganyan. Tapos, apply na po kayo. Bawat PhilHealth ID po yung available sa inyo. Yan, agree lang po kayo. And then,
hanapin nyo po yung pinakamalapit or pinaka-convenient ninyong puntahan na NBI office. Dito po sa amin ang pinakamalapit ay Santa Rosa. So, ayan po, Santa Rosa. So, mamimili kayo ng date dyan kung anong date nyo gustong pumunta, kung 26, basta po Saturday and Sunday ay sarado sila. Kasi government agencies po lahat usually ay sarado ng Saturday and Sunday. Tapos sa 3 po ay close din sila. Yan, ano po yan, parang Ramadan yata. Not sure. Tapos, yan po, mamimili kayo dito. Halimbawa, nakapili na kayo. Halimbawa, 6 po kayo nag-appointment. Ayan po, lalabas po dyan, May 6, ganun. MME. Tapos, pipili po kayo kung saan nyo siya babayaran. Kung credit card ba, Paymaya, GCash, 7-Eleven, or sa Bayad Center. Usually po kasi dito sa amin, ang pinipili nila palagi ay 7-Eleven. Kasi madali pong magbayad sa 7-Eleven. So, kiklik nyo lang siyang ganyan. Ayan. Once you click proceed to payment, here at the next step. Ayan. So, ayan na po yung babayaran nyo. Total siya ng 155. Pero ang alam ko po ay may extra pa yata silang charge sa 7-Eleven na 25 pesos. So, parang ang babayaran nyo lahat-lahat ay mahigit 170 yata, parang ganun. Tapos, ayan na po, nakalagay dyan. Indicate dyan yung inyong appointment date. Yan. Please pay within the day. Dapat po ay mabayaran nyo siya ngayong araw ding ito. Pag hindi nyo po siya nabayaran ngayon, ay i-expired po yung appointment ninyo, mawawala sa inyo yung appointment date nyo. Need nyo po uling magpa-appointment ulit. Pag na-expired po yun, hindi na po kayo pwedeng, hindi nyo na po siya pwedeng gamitin sa 7-Eleven para bayaran yung reference number na ibibigay nila. Ayan. Esensya na po, tabing kalsada po kasi kami, kaya medyo maingay pag may dumadaan sa sasakyan. Ayan po, tapos, dapat po mabayaran nyo siya within this day. Okay lang mo po, bukas ng umaga, wag lang aabutin ng tanghali. Kasi kung anong oras nyo siya in-online, ganun din po oras na ma-expired siya. Ayun, minsan po may babalik sa akin, hindi na daw niya magamit yung reference number kasi parang invalid na daw. Sinatanong ko, kailan ka nagpa-online? Nung isang araw po, ay, hindi niya binasa. Nakalagay po doon ay, please pay within the day. So, kailangan po ay bayaran sa loob ng 24 oras. Or, parang ganun po. No? Tapos po niyan, kung gusto niyo, i-print. Ako po kasi piniprint ko to para may dadalhin silang papel sa NBI. Then, proceed. Ayan po yung kailangan ng 7-Eleven. You can pay this reference number at any 7-Eleven branches. Yung machine po dun sa, na maliit sa loob na 7-Eleven, doon nyo po i-enter ang reference number na to. Kailangan nyo po yan. And then, saka po kayo mag-i-enter kung magkano siya. Ayan. Tapos, accept lang po. Tapos, dito na po siya mapupunta. Ayan. Yan na po siya. Nakalagay po ay pending, so meaning hindi natin nababayaran. So, kailangan po mabayaran. Pag nabayaran nyo po yan, naka-green na yan, nakalagay ay paid. Ganun na po siya. Ano po? Dapat po mabayaran siya ngayon. Pero pag nabayaran nyo naman po siya sa 7-Eleven, pagdating nyo naman po sa NBI, ay wala na po kayong babayaran kahit piso. Parang che-check na lang nila kung may kaso kayo. Or kung ano man, basta po ano lang, check nyo lang po yung mga information kung tama. Pero pwede nyo naman po yung pabago doon. As long as makita nyo agad na may mali, isang letra, may mali sa birthday o ano man. Dapat po ay tama lahat. Na nakasynchronize ang record nyo lahat. Sa birth certificate, SS, pag-ibig, PhilHealth, at NBI. Dapat po pare-pareho. Wala pong may mali. Para po hindi kayo magka-problema anywhere, kahit saan kayo mag-apply, dapat po tama lahat. Ano po? Si nanay, magpapaserox daw. Nagpa-vlog ako, mami. I-like nyo ako. Sorry. Si Xerox po muna ako. Wait
po, si nanay, lagi po siya sa akin nagpapaprint, Xerox, or nagpapaprocess, nagpapasis po ng SSS. Ngayon lang po for today. So, mahaba pa oras. Then, pala, lunch po muna kami. And then, ngayon po, gagawin ko na lang po yung duties po. Yan po. Until next vlog. Bye-bye po.